Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate, is reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. What? Seven of Pentacles. More information about you. Okay. Judgment, upright, empress. Ace of Cups, the Lover's card, in reverse. Ay, right ba to? Ace of Cups, in reverse yan. In reverse yung dalawang to. Klaro yung judgment mo. May mga pinahinayangan ka, may manawala sa'yo na para bang nasayang yung blessing na yon. Hindi mo nag-rush yung opportunity nung dumating yung blessing na yon sa'yo. Na-miss mo yung opportunity with the Lover's card in reverse. Dapat ay nagsama na kayo at that time, no? Ng the one for you. Pero parang nag-slip away ba, no? Na hindi nagtuloy-tuloy. Nag-end yun. Nag-end yung relationship na yon, na nag-split kayong dalawa with the Lover's card in reverse. Pero, ano kayo, para ka bang balance na tao, patas ka, your judgment is right, yung ganon. May mga pinagtitimbang-timbang ka muna, no? Kung may maagrabyado ka ba or wala, yung ganon. Kasi ano ka, impress, you are a good person, you are a natural good person, kind-hearted person, loving person, and very attractive, charming, intuitive, and fair ka din, no, with the judgment and the empress, and kahit na tiyagain yung work mo or yung situation or yung relationship din, ay nagtiyaga ka. Hindi ka selfish kasi na pasin ng tao. So, more information sa'yo. Maganda ka or guwapo. Ano ba ito? Upright ba ito? Yung King of Wands. Actually, it's in reverse eh. So, the Queen of Wands here. Emperor. Uy, yung ano mo, counterpart mo to, King of Wands in reverse yung energy. Meron siya mga ano, insecurities pagdating sa'yo kasi you're so attractive and pero bagay ko yung dalawa, emperor yung energy niya, ikaw naman is empress. Yan yung counterpart mo. Yan ba yung nawala sa'yo? Yan yung parang blessing ng universe pero na nag-end din, nag-split ko yung dalawa. Yan ba yun? Yeah, yan yun. Yung nagkaroon ng ending sa inyong dalawa na parang na-destroy yung relationship niyo in the past. Emperor yung energy niyo. Bagay kayong dalawa. Parang husband and wife. Ganyan. Strong kasi yung personality nito. Masculine ito naman. Ikaw naman, feminine. Pero may mga insecurities to. Parang kulang siya sa tiwala sa sarili niya. Para bang madami siyang nakikita ng kulang sa sarili niya or para bang tingin niya sa sarili niya hindi siya ganun ka-attractive or hindi siya ganun ka-successful. Basta may mga insecurities yung taon. To yung emperor na to, yung King of Wands. So, anong feeling sa'yo ng emperor na yan or King of Wands? Six of Swords in reverse. What's with the Six of Swords here in reverse? Feelings ng emperor na yan sa'yo. Ng iyong emperor. Ah, okay. Ito upright to, itong Knight of Pentacles. Yeah, it's upright. Teka lang ah. Ah, dinidesire niya makabalik sa'yo na hindi na maging stagnant yung connection niyo. Na hindi na parang pinuputakti ng piranha, parang gano'n. Or yung hindi na
parang patay yung relationship niyo na parang palutang-lutang na lang, ganyan na parang walang nangyari, parang walang buhay, wala nang connection, ganyan. Gusto niya makabalik pa sa iyo at gusto niya magkaroon ng movement, gumalaw at mabuhay pa yung relationship niyo and yung mag-lead sa commitment and may offer siya sa iyo. Serious offer to, commitment na willing siya mag-commit, mag-settle down with you, possible. Gusto niya ba mag-settle down with you? Gusto niya mag-settle down sa'yo? Na, ano to, gusto niya magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. Ang magkabalikan kayong dalawa. Yes, to have you. And yung mawala na yung mga blockage, ang mawala na yung pagkukontrol niyo sa sarili niyo, yung ganon. Lalo na siya, dahil yun ang humadlang sa kanya, yung insecurities niya. Yun ang number one na pumipigil sa kanya, yung insecurities niya. Yan yung parang nag-restrict sa kanya, yung mga insecurities niya sa sarili niya. Gusto niya din magkaroon ng stability, na maging secured, no? With you, to have you, na may pagka-possessive siya sa'yo, with the Four of Pentacles. And how this person sees you as a person? Salang. Four of Swords na naka-recover ka na sa stress, sa anxiety, na nakapagpahinga ka na din sa wakas, sa mga parang challenging and parang stressful na pinagdaanan mo sa buhay. Ganon. Ano pa? Ano, how this person sees you as a person? Mamaya na. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. And Pisces, no? Aries, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, and Gemini, and King of Wands, which is Leo energy, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, same. How this person sees you as a person. More information kung paano kanya nakikita sa person. Ah, swift, mabilis magsalita, mabilis makipag-communicate, or hindi nag-hesitate na makipag-communicate, no? Mahilig sa communication, or Eight of Wands, pwedeng may pagkaano kay mahilig mag-travel, pwede din with the Eight of Wands. More clarification with the Eight of Wands, how this person sees you. Ah, magician. Okay, magician. And mabilis ka magsimula ng communication. Hindi ka nag-hesitate na makipag-communicate. Ganun ka. O, hindi mo... Kahit na nagpipigil siya makipag-communicate sa'yo, kahit na pinipigilan yung sarili niya, para pag ginagawa mo ng paraan para magkaroon ng communication sa inyong dalawa, ganun ka. No? Kahit ganun siya dati. As a person, no? Para bang gumagawa ka din ng paraan na hindi ka nag-give up. You want to have what you want. Para bang gagawin mo lahat para makuha mo yung gusto mo. Kaso lang may pagka, ano ka daw, manipulative when it comes to communication with the magician and the Queen of Swords. You know how to play in communication then. Parang ganun, you know how to get his or her heart, yung ganyan. Gusto. Parang marunong ka mag-control din sa emosyon mo, magpigil sa sarili mo, parang may pagka-manipulative ka din daw, no? Pero, parang attacker ka pagdating sa relationship na hindi ka nag-hesitate na mag-take ng action. At the same time, marunong ka din mag-control sa sarili mo if needed. May pagka-manipulative ka din daw as a person and may pagka-trickster. Yun yung nakikita niya sa'yo. And kahit na may mga challenges, kahit may mga obstacle, kahit ka napipigil nga daw siya, no? Kahit na may times na napipigil siya with the Queen of Swords, kahit na nakikita mo na parang may blockage, you're trying to surpass those challenges. And para bang walang imposible sa'yo. This person sees you as, meron ka ng self-love. Yun. Meron kang self-love and you're a capable person with a magician na kaya mo managpasan ang lahat ng mga problema. Kaya mo managpasan yung mga challenges, yung mga obstacles, yung mga blockage, no? Kaya mong masurpass, malagpasan, or
Katulad nito na parang nasa gitna ng maraming bulaklak, sumibol yung parang wand, yung ganon. So parang ganon ka, parang wand na you could rise even in a challenging situation, even in a crowded places, para mang nagsa-stand out ka sa crowd, parang ganun ka as a person, with the Ace of Wands here in this card. And kahit na may mag-try na humila sa iyo or gusto nilang pigilan yung pag-rise mo, you rise. Walang imposible sa kaya mong gawin as a person. And ano yung nasa isip ngayon ng person mo na yan pagdating sa iyo? Niisip niya na ano to mag-offer sa iyo ng new beginning. Hindi. Ang magtagumpay na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Yan ang gusto niya mangyari. Yan yung nasa isipan niya. Gustong-gusto niya magtagumpay. Or iniisip niya, balak niyang mag-recover na sa yung sa sadness, yung parang nagmumukmuk lang siya na walang ginagawa, na para bang matamlay yung katawan niya, na parang nag-imot-imot na lang, yung gano'n, na parang walang gagawin. So, ang gusto niya ay makapagsimula kayong muli na something new. Na makapagsimula kayong muli, no? Parang magkaroon ulit ng opportunity na makapagsimula kayo ng relationship, of course, at magtatagumpay niyo yun. So, ayan. Feeling niya or tingin niya, magtatagumpay yan eh. Pag nagsimula kayong muli, magtatagumpay na yan. Magtuloy-tuloy, no? At magtatagumpay yan. Yung pagmamahalan niyo pag nagsimula kayong muli. Alam niya na kaya mong lagpasan kahit na anong challenges. May believe sa'yo yung tao yan. Para ka, walang imposible sa'yo. Yung ganon. Teka lang. So, may believe talaga siya. Naniniwala siya sa'yo na kahit ano pa kahirap yung situation, malalagpasan at malalagpasan mo. Kahit na may madaming gustong manghila sa'yo or madaming gustong yung tambakan ka para hindi ka mag-rise, you can, kahit na ilang milyon pa yan katao, kahit ilang mga kontrabida pa sa buhay mo or kahit na ano pang mga challenges or blockages, may kontrabida man or wala. Pero para pa nag-stand out ko sa crowd, yun yung nakikita niya sa'yo. You're different. You make things possible. Yung ganun. And may pagka-manipulative ka rin daw talaga in order for you to get what you want. Yes. Marunong ka mag-control sa sarili mo, how to get what you want. You know how to control yourself if needed. You know how to attack and tawag dito? Yung attack and defend yourself. Yung ganyan ba? And ano pa? Ano pa yung feelings ng tao na yan sa'yo ngayon? Nine of Pentacles. What's with the Nine of Pentacles here? The world. Nasa yun na daw yung lahat. Your everything para sa kanya with the world. And na-attract to sa'yo dahil sa confidence na inigsud mo. Dahil sa confident ka, stable ka, you're comfortable of your own skin. You're comfortable of your own skin. You're independent. So that's why, para bang kumpleto, you're a complete package. Confident na, stable pa, grounded, no? You know how to make your own money. You know how to invest siguro or to divest your money. Or you know how to work para maibigay mo yung komportableng buhay para sa sarili mo. And you can provide for yourself, no? A good life, and also you're a complete package, you're brave,
and with the lion here, and you're so sabi ko na attractive, no, independent ka, hindi ka nagre-rely sa iba, ano ka pa daw as a person, ano ka, judgment, ayun, no, ano ka, hardworking, and that's why komportable yung buhay mo kasi hardworking ka, and hindi ka tamad, no, ganun, and prosigido ka na gumanda talaga yung ano mo, yung takbo ng finances mo, na maging stable ka financially throughout your life, kasi King of Pentacles you to, and that's how this person sees you as a King of Pentacles, babae or lalaki ka man, na you work hard to maintain a stable life, or yung para ma-maintain mo yung stable ka financially, and para makapag-accumulate ka, para makapag-accumulate ng pera. So, maliban sa masipag ka, may pagka-sensual ka din daw, the King of Pentacles, and ikaw yung klase ng tao na bago mag-proceed sa isang situation, or bago mag-decide, pag-isipan mo muna ng maigi. You're not a fool, no? So, klaro din daw yung judgment mo, tama yung judgment mo, the way you judge things. You're fair, and right yung judgment mo. So, ganon. Accurate yung judgment mo. Kasi you're grounded. And realistic ka with the King of Pentacles, practical, practical person. Ano yung, dati ng ilong kuman. Ba't kaya? Ano ang plano ng person na yan sa'yo ngayon? Ano yung mga plans niya? May plano yan. To build a life with you. I think dalawa lang, masyado marami. The Fool, to take risk, mag-risk towards you, the Fool, no? Yung kahit magmukha siyang ewan, no? Parang gano'n na, parang hindi niya kailangan mag-isip na panang matagal, or yung magsayang ng panahon, no? Gusto niya mag-take na ng risk, yun yung balak niya. Para bumuo na kayo ng pamilya, para magkatuluyan kayo ng dalawa, para mamuhay kayo ng peaceful, masaya, at para mag-colorful yung buhay with the color, different colors here, no, dito sa Ten of Cups. Para matupad yung wish niya, para mamuhay siya ng wini-wish yung buhay with you. Yeah. Ano ang goals niya para sa inyong dalawa? So, ibig sabihin, kasi may plano na yan sa'yo, may goals yan para sa inyong dalawa. Yan ang goals niya. To build a house na titirahan nyo, gusto nyo mag-ano kayo, magpatayo ng bahay, or bumuo kayo ng, yung magpatayo kayo ng bahay, you know, with the Nine of Pentacles, with the Three of Pentacles, and the Nine of Swords, na, kung may mga responsibilities, kung takot siya sa mga responsibilities, yung ganon, pag nag-asawa or pag naging partner kanya, may mga responsibilities yan, na kailangan niya manindigan, no? Harapin niya yung takot niya. Or yung kumbaga, paano kayo maging matapang, na kahit yung kinakabahan kayo, kahit yung natatakot na kayo, pero harapin niyo yung takot niyo. Yung ganon, yung hindi kayo magpapapigil kahit na may takot pa, kahit na kinakabahan kayo. Yung ganon, ang goal niya ay mapangasawa ka. Ang maging asawa mo, ang maging spouse mo, ang maging partner mo with the emperor. So, yan. Ano yung next move ng person na yan towards you? The Moon? Oh. The Moon, what's with the Moon here? Ano yung next move ng person mo sa'yo? The Moon in reverse. What's with the Moon in reverse here? The Lover's card. Upright ba itong The Lover's card na to? Ay, in reverse. So, more information dyan sa The Moon na yan. Ah. May aalamin siya, guys. Kung hiwalay ka na sa karelasyon mo. Or kung, yes, mukhang may karelasyon ka. Pwedeng ka live-in, partner in life, or karelasyon lang, or ka-connect
lover, na a lover. Or kung tingin niya may akong karelasyon na iba, kahit sa isip niya lang yan, alamin niya kung single ka, kung wala ka ng karelasyon, no? Yun ang gusto niyang, yun ang next move niya. Para malaman niya kung may pag-asa nga ba, no? Para ano, para yung hindi na siya mag-antay pa ng matagal na ano, na mag-decide na ano, mag-decide na ano, na ipaglaban ka, na mag-take na action sa'yo, na sumugod na to take an action, na para bang kumbaga kahit na itodo niya na, na wala na yung hesitation pa, kahit na parang impulsive move yan. So, yan. Ano yung mga gusto sabihin sa'yo ng person mo? Naka-recover na daw siya sa mga nawala sa kanya. So, ibig sabihin, okay na siya, no? Para bang nag-heal na siya. Parang ganun na, naka-recover na siya. So, okay na siya. And nakatulog na daw siya na maayos, ganun. So, relax na yung isip niya. So, ready na daw siya na mag-offer ng commitment or a long-term relationship. And a serious relationship, yeah. Parang excited na siya and positive na siya sa gusto niya i-offer sa'yo, na sigurado siya na magtatagumpay yun, no? And we have here the King of Swords. What's with the King of Swords here? Yan yung iniisip niya, no? Na gustong-gusto niya talaga. Yan yung nasa isipan niya. Yan yung goal niya talaga, no? Ikaw yung wish niya, eh. Ano tong wish niya pa dyan, ng person na yan? Ang magmahalan kayo ng tunay, tapat. Na parang mamahalin mo siya ng deep. Yung meron kayong understanding and yung pang-unawa sa isa't isa and full of love kayo sa isa't isa. Yung gano'n na parang gagawin niyo ang lahat para sa pag-ibig, sa pagmamahalan niyo. Yung gano'n. And then, yung hindi na kayo makonfuse sa feelings niyo, na madetermine niyo na kung, lalo na ikaw, kung sino talaga yung mahal mo, lalo na kung may options ka now, no? Na siya yung mamahalin mo talaga, no? Yung ganun, na ibasura mo na yung iba mong options, kung may options ka, or else ay, kung may priorities ka, siya yung importante sa'yo, and yung mamahalin mo ng totoo at tunay. And we have here the Five of Swords in reverse. Ayaw niya na ng conflict, yung kay gusto niya kasi yung nagiging understanding kayo sa isa't isa at hindi kayo nagkakaroon ng conflict or gulo, yung walang conflict na relationship, yun ang gusto niya. Yeah. Connected daw siya sa iyo. And we have here the Four of Pentacles. Upright yung Four of Pentacles na yan. Oh. Ano ba yan? Upright ba yung Four of Pentacles na yan? At pa, alam. In reverse daw to. High Priestess and Four of Pentacles. In reverse. Meron tong nilet go. High Priestess. Ano yung High Priestess na yan? Third party. Meron siyang pinakawalan sa buhay niya. Yes, third party. Nakawala niya na daw yung third party, yung High Priestess. Di marunong yun sa mga spiritual pag gano'n yung High Priestess na yan. Nalit go niya na. Ayaw niya na i-keep yun. Oh. Kasi problema lang daw sa kanya, High Priestess na yun. And ayaw niya na ma-influensyahan. Alam niya yung bad influencer yun or evil, no? So, devil or masama yung tingin niya dun sa High Priestess na yun. Or selfish, na parang ang ganon. Oo. Yeah. Tingin niya masama yung High Priestess na yun. That's why naging
guarded siya doon, ayaw niya na, para bang nilet go niya na, kahit na maghabol siguro yung high priestess na yun, sabi niya, ayaw ko na, ganun. Meron na akong pinili. So, ikaw yung pinili niya. Yun ang sinacrifice niya. Yun ang nilet go niya, at ikaw yung pinili niya. So, ayan. Ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button at sigurado na may notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading ito.